Isang bangkay ng dalaga na puro taga ang natagpuan sa loob ng sako sa isang bodega sa Muntinlupa. Agad namang na-arrest ang suspect na nagalit daw matapos siyang mabasted ng biktima. Umaaksyon si Jen Calimon. Nakasilid sa sako, may mga taga at biyak ang kaliwang kamay. Ganito ang kondisyon ng bangkay ng 22 anyos na si Sheva Adari May Prementil nang matagpuan sa isang storage room sa Barangay Kupang, Muntinlupa City, Sabado ng umaga. Kwento ng kaibigan ni Sheva na si Marie, nag-inuman pa sila noong Biyernes ng gabi. Kinabukasan, nagpunta si Marie sa tinutuluyan nilang bahay ni Sheva. Hindi niya nakita ang kaibigan, pero napansin daw niya ang mga bakas ng dugo sa pader at higaan ni Sheva. Nung nakita ko po, natakot po ako kasi may mga dugo. Pero ang isip ko po, baka naagasan. Okay. Kasi nung una, wala akong nakitang splatter ng dugo sa mga semento. Una raw pinagtanungan ni Marie ang kanilang kapitbahay na si Alexander Morpus. Nakasama rin nila sa inuma noong gabi bago nawala si Sheva. Kinutuban daw si Marie dahil sa mga kalmot sa katawan ni Morpus. Nakita rin daw niyang nilalabhan ni Morpus ang punda ng una ni Sheva. Parang mga ekis-ekis na ng mga ng kalmot na talagang fresh pa talaga po. Tapos sabi ko po sa kanya, nani yan? Nakaganyan po siya ng towel. Sabi niya, alin, eto. Tinatago ko nga ito eh. Naano nga yan? Ba't may ganyan ka? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, baling banas kasi kapag kinamot ko sa gabi, kagabi, nasusugat. Tapos napansin ko na rin po yung sa washing. Bakit pinalabahan sa'yo? Yung punda. Opo, yung mga punda. Itinanggi ni Morpus na nakita niya ang dalaga, pero bigla raw siyang umalis sa lugar. Mismo ang tatay ni Morpus ang nagsabi sa barangay na halughugin ang tinutuluyang bahay ng anak kung saan siya nagtatrabaho bilang boy. At doon nga, nakita ang bangkay ni Sheva. Sa pagsusuri rin ng CCTV, nakunan si Morpus na may hinihilang puting sako papasok ng kanyang bahay alas 3 ng madaling araw noong Sabado. Sa follow-up operation ng Muntinlupa Police, naaresto si Morpus sa San Pablo, Laguna kahapon ng umaga. Inamin ng sospek na matagal na siyang may paghanga sa biktima. Pero hindi pa man siya nakakapanligaw, binasted na raw siya ni Sheva. Nakahiga po. Tapos? Nagaga ko po sa ulo. Binasted ka daw ni Sheva? Apo. Paano niya sinabi sa'yo? Wala daw po. Future sa akin. Isiniligo daw sa sako? Apo. Pinaliguan mo pa daw? Apo. Ano plano mo dun sa katawan sa ano? Tina, tatapon po. Dito sila na sarado! Nangibabaw ang matinding galit ng pamilya ng biktima nang makaharap nila ang sospek. Si Sheva raw kasi ang breadwinner ng kanilang pamilya sa Bukidnon. Sana mamatay na siya. Sana mangyari sa kanya yung ginawa niya sa pinsan ko. Sa ginawa niya, sa nakita ko sa pinsan ko, hindi ko siya talaga mapapatawad kahit mamatay pa siya ng ilang beses. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy para malaman kung ginahasa ang biktima. Ayon naman sa pulis, may mga kinakaharap na rin daw na kaso si Morpus dahil sa illegal na droga. Ayon sa pag-interview natin doon sa lugar, ang tawag sa kanya is Avatar. So doon pa lang, kilalang kilala siya sa buong Liliw na talagang isa sa pinakaloko doon sa area nila. Kaya nga naging most wanted siya eh. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5.